Hello guys! Ayan mga kapadajon, magandang gabi sa ating lahat. So, ang video natin ngayon sa gabing ito ay pag-uusapan natin bilang isang OFW. Isa ako sa mga OFW na nangarap din na katulad nyo na magkakaroon din ng sariling bahay, kahit maliit na bahay, basta malinis, kahit anong klaseng bahay, basta sariling bahay natin. Pero nakakalungkot lang isipin dahil madalas namin ito pinag-awayan, madalas namin itong pinag-diskursuhan, madalas namin itong pinag-uusapan na sana naman kahit papaano mapapangalagaan kung anong meron kami sa buhay ngayon. Pero ang nangyari nakaka-disappoint lang o nadi-disappoint lang ako dahil ito yung aking madalas laging nakikita at napupuna o napapansin na sa tuwing uuwi ako ng Pilipinas, ito yung laging bumubungad sa akin. Kaya ako madalas nalungkot o hindi nagiging masaya ang aking pagbabakasyon dahil kung ito lang din naman ang madalas naming pag-aawayan o ito lang ang madalas na madadatnan ko sa sarili kong pamamahay o sa sarili naming pamamahay, nakakawala talaga ng gana. Or hindi ka makapagpahinga ng maayos kung ito talaga ang madalas natin makikita. So ibabahagi ko lang para naman kahit papaano dyan sa mga naiwan ng mga mahal sa buhay sa Pilipinas, sana naman bigyan nyo ng halaga ang bawat ibinigay sa iyo ng inyong kung sino man ang nasa ibang bansa. Kasi masakit talaga para sa amin. Parang hindi mahalaga para sa kanila. Yung parang hindi binigyan ng halaga kung ano yung naipundar, kung ano yung naibigay mo sa kanila. Yun lang at doon lang tayo nanghihinayang at nasasaktan bilang mga OFW na nangarap na magkaroon ng ganitong pamumuhay sana na kung ano ang ating kagustuhan na maibigay para magiging komportable lang tayo sa buhay. Kaya ito mga kapadajon, atin lang panoorin ang maikling video clips kung saan ako ay kumuha doon mismo sa sarili kong pamamahay kahit nakakahiya. So ipapakita ko lang sa inyo para magkakaroon kayo ng idea kung paano at ano ang dapat niyong gawin kung sakaling mangyari ito sa inyo sa buhay nyo bilang couples. Dumating ako ng August, ito yung aking nadatnan, ito yung aking nakunan mismo sa loob ng aking sariling bahay, sa labas ng aking bahay, na hindi alam ng aking may bahay. Dahil nga ay sinusupresa ko lang naman siya. Ako yung pala ang nasupresa sa nakikita o sa bumungad sa akin. Nalulungkot ako, oo, nasasaktan ako, oo, bilang isang taong nangarap at nagpupursige o nagsisipag at nagtitiis sa habang panahon o sa mahaba ng panahon na pagtitiis at pamamalagi dito sa Saudi Arabia. Kaya ako ay ang kauna-unahang nasasaktan at ito ang inaangal. Ito yung lagi namin pinag-aawayan kung bakit ako ay talagang minsan o hindi ko mapipigilan na magagalit sa kanya. At sana, wag nyo naman sana akong husgahan kung masyado akong stricto pagdating dito. At siguro naman kahit kayo makapagsabi kung ano yung makikita nyo. So, dito na tayo guys sa bahay. Ayan. Pag ano mo guys, pagpasok mo, yan, ganito pagbubot. Nakuha pa ng kwan. Kung sige pang sabit-sabit. Kabalo kong si klasihang may-ari dito. Hindi ko na talaga maintindihan to. Sitwasyon na to. Pagdating dito guys,
Ayan, tingnan mo kung gaano-gaano kapura. Ayan, mga sinasabit-sabit pa dito. Ngayon, ganun kadilaw. Ano, kalamaway, madulas ka na dyan. Ayan. Tapos dito naman, ang ilaw dito, madilim. So, hindi ko alam kung saan ang switch nito. Wala yata ang ilaw dito. Pundin yata. So, dito naman, yan, may switch dito. Yan. Ay, ako napapagod magtrabaho ng ganito. Para kung ano dito. Yan. Ganito ka, ano guys. Ganito ka burara. Yan. Tignan mo yan, yan. Tignan mo. Ganyan. Hala, malala. Sura. Ah, kapagod magkano ng buhay, guys. Ah, kapagod magpagawa. Ah, kapagod sa mga taong iiwan mo. Pero, malala. Hindi ko maintindihan. Dito, guys, sa labas. Tingnan niyo. Ganito rin ang labas to. Flower pa. Hindi kayo natakot to sa mga ano? Grabe, mahaba ng ano dito. Yan. Tapos mayroong motor, dalawa. Ewan kanino yung motor na yan. Ganito kalala guys dito. Mahirap talaga. Ano dito sa mga tao guys? Mahirap ipaliwanag kung paano nagiging taong na to. Ito, tingnan mo. Ayan. Hindi mo alaman kung may tao pa nakatira. Ayan. Ayan. Para jungle na tong bahay, guys. Kapagod na ako, guys. Mag-ayos, guys. Hindi na siguro kailangan. Ayan. Pagpasok. Good. Malala guys dito. Binabahagi ko ito para naman kahit papaano yung mga nasa, naiwan sa Pilipinas, sana naman pahalagahan nyo. Kasi hindi habang buhay, yung mga mahal nyo sa buhay na nasa ibang bansa ay laging malakas at magkakaroon ng pagkakataon. Kasi baka balang araw ay hindi na niya kayang magtrabaho pa. Sayang yung mga panahon na lumipas, na dumaan, kung paulit-ulit lang din naman ang inyong ginagawa. Yung hindi pinapangalagaan, tapos uulitin uli, pagtatrabahuan uli para doon sa gustong mangyari ng mahal nyo sa buhay na nasa ibang bansa. Sa akin, sa palagay ko, ay hindi na ito nakakatuwa dahil sa tinatagal-tagal kong pag-abroad, umabot na ako sa punto na talagang pagod na ako. O hindi lang naman siguro ako ang nakakaramdam ng pagod na pabalik-balik. Tapos ganito lang din ang senaryo na mangyayari sa buhay nyo bilang pamilya. Yun lang guys, maraming salamat mga kapadajon. Sana suportahan niyo pa rin ako sa aking mga vlogs na aking gagawin dito sa Saudi Arabia. Ayan, at patuloy rin sanang panoorin ang aking mga videos na na-upload ko na. At please subscribe sa mga bago pa lang na nandito. Paki-like at mag-comment lang kayo guys sa inyong mga napapanood na sa aking vlogs. At mag-suggest lang kayo guys kung ano pa ang dapat natin i-vlog dito sa Saudi Arabia kasi napakahirap talaga at limitado lang ang pag-vlog dito kasi maraming mga hindi pwedeng kunan
At hindi ko alam kung ano pa yung aking iba vlog para meron kayong ideas kung anong meron dito sa ibang bansa. At sana magkapag-suggest kayo kung ano pa ang dapat natin pag-uusapan. Ilan lang to sa ating mga vlog na isishare ko sa inyo bilang isang OFW na almost 20 years na dito sa Saudi Arabia at ito pa rin yung nangyayari paulit-ulit na nangyayari. Kaya paulit-ulit din yung gastos, paulit-ulit din yung pagbili ng mga bagay para lang maibigay at magbigyan ng komportabling pamumuhay ang ating sariling pamilya. God bless at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!